Nagnay pa rin po ng Bagyong Florita. Alamin po natin ang pinakahuling sitwasyon sa Tuguegarao mula kay Jack Batallones. Jack, maganda na ba lagay ng panahon ngayon dyan? Kumusta ating mga kababayan dyan? Yes, Johnson, no, sa mga oras na ito ay mas maganda na ang panahon dito sa probinsya ng Cagayan, particular dito sa Tuguegarao. Wala ng ulan, no, pero makulimlim pa rin at medyo malakas pa, may kalakasan pa rin yung hangin. And Johnson, no, kahit medyo bumuti na ang panahon dito, ayon pa rin sa PAGASA ay habang papalayo yung bagyong Florida, nandiyan pa rin yung banta ng flash flood dahil nga ma-enhance naman ito yung hanging habagat. Sa katunayan, Johnson, yung mga ilog dito, karamihan dito ay mababa yung pagbaba ng tubig. May mga tulay na hindi pa rin madaanan at isolated ang ilang barangay. Katulad na lang dun sa bayan ng Bagao kung saan nandun tayo kahapon, nakausap natin kaninang umaga yung kanilang MDRRMO officer, no? At ang sabi nga, in-expect nila, Johnson, kagabi na bababa na yung tubig dun sa ilog na madadaanan sa tinatawiran nung Bagunot Bridge. Pero pagdating nila hating gabi, kagabi ay lubog pa rin at hanggang kaninang umaga ay lubog pa rin dahil nga mataas yung water level at isolated, Johnson, no, yung 7 barangay dun sa Bagao dahil nga sa nangyari na ito. Pero mamaya, sinabi nga ng MDRMO officer, may humingi pa nga ng tulong doon kagabi na buntis na nagpapa-transport sana sa poblasyon. Pero hindi nila ito magawa kagabi dahil delikado para sa mga rescuers at delikado na rin para doon sa buntis. At sinabi nga, pag bumuti na yung lagay ngayong umaga ay pupuntahan nila ito gamit ang rubber boat. Overall, no, dito sa probinsya ng Cagayan, 50 barangay ang apektado na sa 526 families ang nasa evacuation centers na binubuo ng 1,870 individuals. At meron din naman mga nasa labas ng evacuation centers o pumunta lang sa mga kaanak. Ito ay nasa 27 families at 111 individuals. Yung Buntun Bridge na doon sa ibabaw ng Cagayan River Basin, mataas ang water level doon, no? Nasa 8.4, medyo malapit na ito sa critical level na 11. At hindi madaanan ngayon yun doon sa lugar ng Bagao, yung Sipaga Bridge, Peña Blanca, doon sa bayan ng Peña Blanca na hindi pa rin madaanan yung Natalag Bridge. At doon sa bayan ng Igig, yung Sabi Santiago Bridge ay hindi pa rin madaanan. At with regards sa casualties or injuries, so far, ayon sa MDRRMO, 2 ang injured mula sa bayan ng Tugue at Enrile. 2 injured dahil nabagsakan ng puno. Johnson. Jack, dun sa naranasan ninyo dyan, alin ang naging mas malaking problema, ang malakas na ulan or hangin ng bagyong Florita? Doon sa nadaanan natin, Johnson, no, ang problema talaga ngayon yung pagbaha. Kasi kung matatandaan nga noong 2020, nagkaroon din dito ng massive flood talaga. Yung sinasabi nga nila, yung dahil sa bagyong Ulysses, yung sabi nilang pinakamatinding baha sa loob ng isang dekada. So talaga noon palang problema talaga yung pagbaha dito sa Cagayan. Sa ano kasi yung lakas ng hangin, oo, malakas kahapon, pero hindi naman wala naman natumbang postes. Yes, may mga nabuwal na mga puno, na maliliit na puno lang. Pero ang problema talaga ngayon, Johnson, ay mababa yung paghupa ng tubig sa mga nag-overflow na ilog. Katulad nga doon sa Bagao, no? Hanggang ngayon, 7 barangay pa rin yung isolated. Pero ayon naman sa MDRMO office, Johnson, no? In-anticipate na nila yung worst case scenario na once na posible nga na ma-isolate yung 7 barangay, kaya nag-preposition na sila ng mga relief goods doon sa lugar na iyan. And talaga, flooding ang problema. Kahapon, kagabi, mula Bagao, pabalik kami dito sa Tuguegarao, maraming kalsada din dito ang binaha at pinasok ang mga bahay, although passable naman yung mga kalsada. At sa ngayon, dahil nga mas maganda na yung weather, nakita natin na abala na ang mga LGU officials or mga officers na sa paglinis ng mga kalsada, yung mga debris na nakakalat sa kalsada. Johnson. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Jack Batallones.